Okay, class, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung disarming techniques. Different kind of disarming techniques. So, observe carefully. Tignan nyo lahat yung detalye, yung mga execution. Particularly yung handling. Kung saan pahawakan ang kamay ng isang kalaban. Okay? Usually, ang weakness ng kalaban ay itong between ring finger and little finger. Kaya pag inilock mo yung isang tao, dito mo siya hahawakan. Dito. Dito sa pagitan ng little finger at saka ring finger. Dito. So, ayan. Ayan ha. Dito mo ilalock yan. So, yung thumb, the thumb part, dito hahawak. While itong mga ibang daliri mo dapat sa palm nakahawak. Okay? So dito tapos dito sa palm. Ayan oh. Ayan. Ganyan. Okay? Yan ang weakness ng tao. Pag binali mo yan na ganyan, masasaktan yung tao. Okay? Hindi kung saan-saan mo hinawakan na ganyan. Pag ganyan, wala. Wala kang puwersa dyan. You have no strength if you are going to hold the hand of your opponent on this manner. So, kailangan ang hawak dito. Yung thumb, tanda na, thumb, pagitan ng little finger and ring finger. Ayan. Para ito, nakabend. Kasi ito, pag nabend yan, walang lakas yung kalaban. Okay? Kaya importante yan, nahawak. Kaya kung hindi mo alam gawin yan, eh kung saan-saan mo hawakan, wala kang puwersa. So yan ang importante. Dito, hindi kailangan ikaw ay malakas. Kailangan dito, kunting bilis. At kailangan dito, yung tamang handling. Kasi once na hindi ka marunong humawak dito, it's so dangerous. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay knife. Hindi ka sasaksakin ng bagay na hindi matulis. Kaya kapag hindi mo alam gawin, ay patay kang bata ka dyan. It will peril your life. Okay? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, class, kailangan attention, kailangan yung gamitin mo yung senses mo so that you can determine kung paano o anong technique ang i-apply mo. So, i-demo ko sa inyo kung paano mag-disarm. Okay? We have different kind of attack. So, ang unang pag-aralan natin ngayon ay tinutukan ka sa harapan ng knife. Okay? So, the same principle with if somebody will poke you with gun, ganun din ang estilo kung paano mo siya i-disarm. Kaya observe properly. So, hindi lang applicable ito sa knife, kundi applicable din ito kapag ikaw ay tinutukan ng baril. Okay, class, tignan nyo itong video na ipapakita ko sa inyo.